Well, kasi apparently meron siyang mga nire-require na submission ng mga documents. And we really greatly apologize to the good senator kasi nabigyan ng instruction ng aming mga senior staff at apparently hindi na na-submit yung mga requirements na hinihingi, yung mga documents na hinihingi. But we promise naman that before 5 o'clock this afternoon, we will submit all of these documents. At siguro na mga maitatanong nyo, ano ba yung mga pinapasubmit ng mga dokumento? Isa sa pinaka-importante doon ay yung computation ng BSKE additional budget. At sinabi namin, may binanggit kaming amount. So doon kami may konting problem kasi as far as the good senator is concerned, masyadong malaki, hindi reasonable. And so we are going to make the necessary adjustment. We're going to make submit the same this afternoon. Likewise, we will be submitting yung computation when it comes to overseas voting. Kasi gusto malaman ng ating mga kagalagalan na senador kung gumagastos tayo ng ganitong amount para sa overseas voting, bakit ganitong porsyento lang ang bumoboto, 40% lang ang bumoboto para sa overseas voting? What is really the reason? Bakit ganon? Magkano ba talaga ang ginagastos natin per voter? Mahal pa talaga yung mahal ba yung isang botante na ginagastos natin para sa overseas voting? At the same time, nag-re-require din ang ating Senado ng ano ang mga clear options ng Commission on Election when it comes to the issue of vote buying. These are very reasonable issues and questions na dapat masagot ng COMELEC. Ano mga ginagawa natin sa mga vote buying? How many cases are pending before the Commission? Kanina naman po, kung natuloy yung hearing, ang inyo pong lingkod ay handa namang sagutin yung lahat ng mga katanungan yun. So maaari hindi man officially na-submit yung hard copy, pero handa naman po natin sagutin yung mga katanungan yan. Pero just the same, it is our fault, and then we will submit the same this afternoon.